So what's up mga kapoltry, welcome back dito sa ating backyard farm at welcome back dito sa ating YouTube channel mga kapoltry. So for today's vlog mga kapoltry, ang pag-uusapan natin is yung bago nating fish pond na pinapagawa dito sa ating backyard farm mga kapoltry. So bago natin simulan yung video, shout out muna tayo mga kapoltry. So first shout out natin is kay Boss RV Vlog. Shout out sa Boss RV Vlog. Kay Gonix TV, shout out sa Boss Gonix TV. Kay Native Chicken TV, shout out from Iloilo. Kay Sir Juren Colmo TV, shout out sa iyo sir. At kay Onax Vlogs, shout out sa inyong lahat mga idol. Kay Ruel R Solon, so shout out mga kapoltry. At syempre kay Sir Jemuel Anyanyo, so si idol, shout out sa iyo idol. So ngayon mga kapoltry, nandito tayo sa ating harap natin mga breeding pen, kasama natin yung mga Rhode Island Reds and mga Black Astrolorp natin. So yun yung mga gansa natin. So yun, pagka nag-iingay sila, mag-aasawan sila mga kapoltry, nagme-mating sila pag ganyan sila kaingay, kukumpulan sila. So yung mga bibi natin naglalabasan na. So yan, andito yung mga halaman natin na alaga at yung mga bagong tanim natin na Madre de Agua. So yan sila mga kapoltry. So dito sila nakapuesto kasi mayroong konting shade dito ng dahon ng saging. So dito pagpasok natin is andito yung iba nating alaga sa mga bibi natin. So ayan, andito yung mga itik natin, nakapwesto na sila kasi yung oras na ba? So 6:12 na, 6:12 PM. So dito tayo, so ito itlog ng bibi natin, dyan itlog ng gansa. So tinatakpan nila pagkayayari nilang mga itlog, 6 na itlog ng gansa natin dyan mga poultry. Tapos nandito yung mga sisiw natin na na-produce na. So konti na lang yan kasi dali ng daga mga kapoltry. Pero meron dyan dalawang dark mahogany na Rhode Island Red. So dito nandito yung iba nating alaga. Ito yung mga dalawa nating pabo. So ito yung bagong bili natin. At yun yung dati nating pabo na lalaki. Nandun pa isa sa loob ng kulungan. So sundihan lang natin ilaw dito. So yun, nandito naman yung medyo mas nauna nating mga Rhode Island Reds. Yung isang yellow na yun mga poultry, native chicken yun na yan. Yung isa na yun, hinihi ko sa tito ko. Dito nandito yung ating, ayan, nandito yung ating Texas. Inihiwalay ko siya sa partner niya kasi namamaga medyo pa niya. So ayan, umitlog ulit siya. At nandito yung road, andito yung Black Astrolorp natin na male. So yan, may halo na siya, crossbreed na yun, kaya may ganyan yung leeg niya. At syempre nandito yung mga medyo malilaki natin na breeders, mga future breeders natin na Rhode Island Red and Black Astrolorp mga kapoultry. So yan, nataihan na naman nila yung kainan nila. So kaya paggabi yan, tinataob ko yan bago ko sila iwan sa gabi. Although binibisita ko pa rin naman sila paggabi mga kapoultry. So yun sila. So ngayon pupunta tayo dun mga kapoultry sa ginagawa nating fish pond. So kumuha ako ng dalawang tao na maghuhukay. Kaninang maga lang sila nagsimula, alas 8. So ayan, dito nagsisiga yung papa ko kasi wala nang space dito sa amin. So ayan, kung mapapansin nyo, ito yung dati naming taniman ng palay dito sa likod. So ayan yung mga pinagamitan nilang inuminan kanina. So itong pabo na to, kinulong ko siya dito kasi nang aaway siya doon sa labas, kaya dito muna siya pansamantala. So nagsimula lang kanina yung paggawa dito pero malalim na. So ito yung part 1 ng video natin sa pagtungkol sa ano natin, sa fish pond. So yun, lapitan natin.
So yan na yung mga naiakyat na lupa. So ipinapakalat ko na lang dyan yan para hindi bumaha dyan sa paligid. So papalaliman pa daw ito bukas ng konti. So fish pond at the same time mga kapoultry is Azolla pond. Magsisimula na tayo mag grow ng Azolla para sa gayon is meron na tayong source ng food nila para hindi na tayo masyadong mamahalan sa pagkain. So itong gilid na to, bali yung banda na yan, palibot dito, is tataniman natin to ng mga puno ng saging mga kapoultry. Para sa ganis may shade dito pag kami Azolla na tayo dito sa ating fish pond. So lahat naman ng tubig namin dito na pupunta, kaya hindi ito mawala ng tubig. At tingnan nyo mga kapoultry, meron ng balong agad. So hindi yan matutuyuan ng tubig mga kapoultry. So bali yan yung fish pond na ginagawa natin. Although dito yung dati nating backyard farm or yung mismong palayan natin dati. So pinalaliman ko na lang. So umuha ako ng dalawang tao para sa gayon is makapaghukay dito sa ating fish pond. So 350 dito yung bayad sa isang araw. So naghuhukay lang naman sila dyan. Libre pagkain at merienda mga kapoultry syempre. So ayan. Bala ko dito sa loob ng bakod na to kasi is pupunoy ko na to ng gulay, mga saging, mga madre de agua, yung mga source ng pagkain nila para sa gayon is maliles yung gastos natin sa feeds. Makaless man lang tayo kasi paparami sila ng paparami. So umorder na ulit ako ng dalawang pabo na White Holland at saka ng Blue Slate mga poultry. Para sa ganis hindi lang mga bibe, mga manok yung alaga natin. So mag-aalaga din tayo ng pabo. So ito yung view mula dito. Yan yung ginagawa nating fish pond. So yan mga poultry. So tuyong-tuyo na kasi dito kasi nga tag-araw mga kapoultry, summer na summer, sobrang init. Pero nagawa tayo ng paraan para sa ganis makakain pa rin ng mga masusustansyang damo yung mga alaga natin. So balik lang tayo dun sa ating mga alaga. So ayan yung fish pond na pinapagawa natin, medyo malalim na. Balak kasi namin isang gambewang lang. So ayan siya yung view dito. So ngayon is nagsisimula na ulit tayo magparami, di ba mga kapoultry, nagbenta tayo ng mga alaga. Yung mga kasamahan nito kasi nga yan mga bansot sila, kaya ibinenta natin mga kasamahan nila mga kapoultry. So ayan, baka mapaso itong alaga natin. Shhh, mas ganyan. So ayan, wala yung videographer natin ngayon, nag duty siya sa SK sa barangay nila. So wala tayong videographer ngayon. So yun, nagme-meeting na yung mga gansa natin. So ito nga pala mga kapoultry, mga bibi natin is hindi ito pwedeng dito lang kasi sa gabi kinakain yung dagayan mga kapoultry kahit ganyan nakalalaki. So ang ginagawa natin bago maggabi is ikinukulong natin sila. It's either dito sa kulungan na yan or dito para sa yun is hindi sila madali ng daga. So ayan, eto na yung magulo natin na barako na bibe. Nangaaway yan, hindi tuloy makapag-mating yung mga alaga natin. So wait lang mga kapoultry, uhulihin ko lang to at itatali natin para sa ganis makapag-mating yung mga gansa natin. So wait lang mga kapoultry. So ayan mga kapoultry, na itali na natin yung barakong yan. So yung mga saging dito, yung mga suwi niyan is ililipat natin dun sa likod kasi ayan, naapektuhan na ng apartment kasi yan. Kaya lilipat na natin. So may puso naman na yung mga mother plant na yan. So yung mga suwi na lang ililipat natin dun sa dulo. So ayan, malaya na ulit yung mga gansa natin kasi inaaway talaga yan ng barako na yun. Visit yung barako na yun. So ayan mga kapoultry. Kapag gabi na magsi-7 na mga kapoultry. So ayan, balik lang ulit tayo dito sa main topic ng ating vlog, ang ating fish pond. So ayan, gagawin na natin gulayan yan kasi pakarap ko talaga mga kapoultry na pagka nagkaroon ako ng kahit mini backyard farm is meron man lang fish pond para sa ganyan is merong source din ng isla, ganun mga kapoultry. Para sa ganyan is
kumpleto tayo sa ating backyard farm, ganun. So although kahit maliit lang yan, source of happiness pa rin yan para sa akin, mga poultry. Kasi yun yung pangarap natin eh. So ayan. Kaya mga poultry, patuloy nyo sana ako supportahan sa ating vlog, sa ating YouTube channel. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at Pat's Backyard. At huwag nyo kalimutang hit yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin, mga poultry. So paano, mga poultry, hanggang dito na lang tayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And bye-bye!